po. Ah, hello, mga igkasiko, mga Bisaya, Moray, Upeng Adlaw, ayong atanan. Ito na naman ulit ang iyong Kuya Rog. Kasama po ang aking mahal na apo. Mag-hello ka sa kanya. Hello po, masubscribe na po kayo. Baka wait, malike, at isubo ba po? Nung muna na. Ang aking pong ibabahagi sa inyo, kasi meron akong ano, philodendron. Itong philodendron, ay mura lang naman ito. Pero ang tingin ko, maraming gusto nito na ano, magtanim sa bahay. Kasi unang-una, madali lang naman ito patubuin. Nabili ko lang ito ng parang 100. Yata isang ganito. Ngayon, ito, maraming klase ng philodendrons eh. Eh, yung medyo mura muna ang ating uunahin. Kasi ito lang yung ako eh. Ito lang yung apple ko. Kasi ang tawag dito ay lemon lime. Character kasi nito, ano eh, indoor plants talaga ito. At saka hindi talaga ito pwede sa direct sunlight. Kasi ang dahon nito masyadong sensitive. Napaka-sensitive nito. Siguro mga isang oras na nasa ano, mga alas 12 ng tanghali. Malalapnos ang ano nito eh. Malalapnos ang dahon nito. Ngayon, pwede naman sa mga ano, indirect, may araw naman pero hindi siya naka ano sa araw. Mga ganito lang, mga shady na ano na lugar. Tapos, ito talaga ay pang indoor. Tumatagal ito sa loob ng ano eh, sa loob ng tahanan. Ngayon, ang pag-aalaga kasi nito, kung sakali mutubo na, hindi ito yung laging ano, hindi ito laging dinidilig. Ikiramdaman mo lang sa pamamagitan siguro ng ano mo, ihipuin mo lang yung kanyang lupa. Kung medyo ang tingin mo tuyo pero pagka iginanon mo, medyo malamig pa o mamasa-masa, ibig sabihin hindi siya kailangan talaga pa diligan dapat pag nasa loob. Kasi ang tendency kasi niyan ang ano nito, ang ugat nito na ano, nabubulok, lumalambot. Kumbaga naaagnas ang ano niya pagka sobrang tubig eh. Pagtatanim, cuttings lang, ganito lang po yun. Wala tayong gunting dito. Ganito lang po yun. Meron ako dito ilang piraso na. Established na ito kasi nga may ugat na. Ngayon, pagka pinutol nyo naman, kung gagawin nyo pang cutting, salimbawa, siguraduhin nyo na ang inyong puputulan, kunyari nandyan, na mayroong matitirang ugat. Kasi ito yung ano eh, ito yung mag-uumpisa ng kanyang pagtubo. Kumbaga mayroon na siyang simula. Ngayon, ang gagamitin mo namang lupa, kung wala namang available na mga lupa sa atin, ano lang yung mga mumurahin lang ba? Pwede yung garden soil kung meron kayong ikukombinasyon. Kasi ito ang kombinasyon ko dito, rice hull eh, yung sinasabi nila. Ano lang ito, ipa. At saka ipa na sinunog, kaya rice hull ang tawag nila. Tapos garden soil. Kaya yung mga topsoil lang, yung mga lupa lang yan sa likod-likod natin. Tapos meron din naman ako inilagay na kusot, kaunti. Huwag lang ba maging malagkit siya? Kaya ang ano nito, ang texture ganito. Para yung ano, para yung halaman habang nakatanim, nakakahinga. Ito ang kanyang ano, dapat talaga inilalagay diyan. Ngayon ito, kung maliit ito, yung mga may dwarf kasi nito eh. Ganito din lemon lime. Kaya lang, kung maliliit, pwede mong ihanging plants. Pero ito, pwede mong itanim ng ganito. Dito muna, pansamantala, kasi wala pa akong mga paso. Pero dapat talaga ito, nakapaso. Tapos, pagka lumaki, kasi crawling ito eh. Gumagapang ito. Ang ano nito, ang ugali nito, gumagapang, kumakapit, meron yung mga lumalabas na mga ugat. Kaya kailangan meron kang kahoy, upat-pat na dapat inilalagay dito bilang ano, parang magsisilbing gapangan niya pataas. Maganda ang ano nito, maganda ang ipik nito dahil ang kulay nga ay neon green eh. Ngayon, siguraduhin nyo na ang plastic na paglalagyan nyo. Kung sa plastic lang muna, ito may mga ito, may mga butas-butas para hindi siya naiipunan ng tubig pagka nagano ka, nagdidilig. Madali lang buhayin ito, ganito lang ito. Ayan, ganyan. Lalagyan lang natin siya ng ano.
Lalagyan lang natin ng lupa. Ngayon, dahil sa ang lupa ko medyo mamasa-masa pa. Kasi kailangan dito yung parang yung humus ba? O kaya humid. Yung mamasa-masa na malamig na lupa. Yan ang mga gusto nito eh. Dahil sa basa pa siya, hindi talaga kailangan na diligan ko. Ilalagay ko lang siya sa isang tabi. Ayan, ganyan lang. Tapos yung ilalagay naman, pagkatapos mo nito itanim, ilagay mo sa isang lugar, ilagay mo sa isang lugar na na katulad kasi ito likod ko may mga halaman may mga lalaking puno. Yan sa mga lilim, sa mga shaded area. Yan, doon yan sila hiyang. Yung may araw naman pero hindi sila natatamaan. Kaya madali silang tumubo. Ngayon, dahil sa kahit papaano may ugat na ito, pagka na-establish na ito, lumaki na, mapapansin nyo naman meron na dito mga tumutubo mga dulo-dulo. Pagka meron man bagong dahon, doon mo lang uumpisahan ngayon magano. Kung gusto mo mag-fertilize kasi ito, ang mga kahit papaano, ano na ito, matabang lupa na ito, hindi naman talaga kailangan ng pinipertilize ito. Kasi nga sapat na ang lupa na ginamit sa kanya. Kasi organic rin yan organic fertilizer. Ngayon, kung medyo napapansin natin, kailangan niya talaga ng fertilizer. Dahil hindi siya masyadong tumutubo. Siguraduhin lang na mayroon ng pinakadabis na maglalagay ng fertilizer. Yung alam mong na siya. Tubo na yung may mga lumalabas na ng mga ganito may dadagdag kasi ang fertilizer naman talaga ay para doon para maging matibay yung kanilang dahon at para makapagdahon ng mabilis. Ako ang nilalagay ko lang nito sa una mayroon iba mga nabibili medyo iba-iba magtanong lang kayo sa sa mga garden meron silang mga ino-offer pero ang kadalasan na nilalagay ko dito urea 46 yung parang asin na malamig. Kaya ko lang yan kasi pampaano lang din naman ang dahon, pampatibay, tsaka pampapusyaw ba ng dahon niya. Yan lang ang ginagamit ko. So, ang dito, ang abuti na ng isang taon, at least mga 3 beses mag-fertilize sa loob ng isang taon. Kasi basta siguraduhin lang natin na ang lupa na ginagamit natin ay mataba. Ito, 3 kombinasyon kahit papaano inilagay ko. Kaya sigurado ako mabubuhay talaga siya ng malusog na taba. Kaya ilalagay ko sa isang tabi, sa isang lugar na medyo malilim. Pwede muna siguro dito kasi wala pa namang araw. Pagkatuyo, chicken, saka diligin. Tapos pagkatapos ng mga ilang araw na kachichi ko kung tuyo, saka magdidilig. Ililipat ko sa isang lugar talaga na kailangan niya ng yung hindi na siya masyadong nagagalaw. Tapos pagka lumago na, sa kukulit siya itatransfer sa isang malaking-laking yung paso na yung malalaki. Tapos malagyan ng ng kahoy para meron na siyang gagapangan. Ayan po. Madali lang po magtanim niya. Kahit sino po, basta may alam sa paghahala, marunong magtanim. Tamang, wala naman sinasabing sinasabi nilang green thumb. As long as nakakilala natin yung halaman, alam natin yung pamamaraan, madali natin sila mabuhay. Salamat po. Sana nasa tulong.